Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Ito ang latest update sa kaguluhan sa Eid Bulaga. Katakot-takot na panlalait ang inabot ng bagong palit na title na Noontime Show ng Tape Incorporated na Tahanang Pinakamasaya. Hindi pinalampas ng mga bashers ang isa sa mga host ng Tahanang Pinakamasaya na si Paulo Contis dahil pinagmukha sa kanya ang sinabi niya noong malayo pa ang laban ng kaso ng Tape Incorporated at ni Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon kaugnay sa trademark na Eid Bulaga. Nang kinumusta si Paulo Contis nitong January 7, 2024, linggo ng umaga, natatawa na lang daw siya sa matitindi na namang bashing na inabot niya. Pati ang mga personal na issue ay ibinalik na naman, kagaya ng di raw pagsusustento sa mga anak. Kaya paanong sabihing tahanang pinakamasaya? Hindi naman daw alam ng mga bashers kung ano ang pinaghahandaan ni Paulo Contis sa kanyang mga anak. Ayaw na lang daw niyang isa publiko pa dahil mga bata ang involved at wala naman daw sila sa showbiz. Kaya ipinagkibit balikat na lang daw niya ang mga ganitong pamimersonal sa kanya. Hanggang ngayon ay trending pa rin sa X ang dating Twitter, ang hashtag na tahanang pinakamasaya. Ang galing-galing nga ng ibang netizens dahil kaagad na ikumpara nila ang logo ng tahanang pinakamasaya sa dating musical variety show ng GMA7 na Sunday Pinasaya na halos magkapareho raw. Matatanda ang inilabas ng Marikina Regional Trial Court ang desisyon sa kasong copyright infringement at unfair competition na isinampa ng TVJ at ipinag-utos na hindi na pwedeng gamitin ng Tape Incorporated ang titulong Eid Bulaga. Hindi rin pinayagan ang Tape Incorporated na gamitin ang jingle ng Eid Bulaga o i-air ang alinman sa mga nakarang episode nito. At kaagad-agad ay kailangan nilang mag-isip ng ipapalit na titulo sa Noontime Show na napapanood sa GMA7. Hango sa kanilang bagong jingle ang napiling titulong Tahanang Pinakamasaya. Sabi ni Paulo Contis, akma naman ito dahil gusto lang nilang pasayhin at bigyan ng tulong ang mga taong patuloy na nanunood at sumusuporta sa kanilang programa. Ang nais lang daw nila, kahit ano pang mapinagdaanan nito, tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng tulong at saya. Ngunit matipid ang mga sagot ni Paulo Contis sa mga tanong ng Pep Troika kung paano nila napagdesisyonang palitan kaagad ang title ng kanilang show. Medyo tensyonado pero masaya. High spirits lahat. Ani Paulo Contis. Hindi na niya idinetalye at kung paano at kung pinaghandaan ba nila ang ganitong senaryo. Pero kagaya ng unang statement ng legal counsel nilang si Attorney Maggie Abraham Garduque, nabigla rin daw sila sa desisyon. Sabi nga ni Attorney Garduque, nung nakaraang Biyernes, wala pa silang natanggap na desisyon. Sa TVJ lang daw nila ito nalaman dahil kaagad silang nagsalita sa kanilang official social media account. Pero sabi nga ni Paulo, kailangan nilang sumunod sa desisyon ng korte. Nabigla din kami sa desisyon, pero we had to follow and prepare agad sa maiksing oras na meron kami. Ani Paulo Contis. Nilinaw ng iba pang napagtanungan ng Pep Troika sa mga taga-tahanang pinakamasaya na walang advertisers na nag-pull out sa kanila. Puno pa rin daw sila ng commercial load na umabot pa ng mahigit 30 minutes kahit nagsisimula pa lang magpasukan ang commercial sa ganitong panahon. Ayon naman sa post ng manager ni Paulo Contis na si Lolit Solis sa social media, inaabsorb pa rin daw ng kanyang talent ang nasabing desisyon. Parang pressured siya sa nangyari sa Eid Bulaga dahil nga sa titulo na parang pinag-aagawan. Malaki ang nagawa ng Noontime Show kay Paulo Contis. Iyon premium niya as a host parang naging sinlaki ng TVJ. Naging malakas ang energy niya. Nagkaroon ng disiplina na gumising ng maaga at financially very stable siya dahil sa additional income niya. Saka naging mas healthy ang competition nang maging tatlo ang Noontime program. Now pagalingan sila ng production numbers, inviting of guests at medyo binabawasan na ang pag-absent ng mga main host. Ang caption ng post ni Lolit Solis. Ayon kay Jerry Olea ng Pep Troika,
Masaya ang buwan naman ng tahanang pinakamasaya nitong Enero 6, Sabado, kung saan ipinagdiwang ng kambal na sina Mavie at Cassie Legazpi ang kanilang ika-23rd kaarawan. Simula noong Enero 1, Lunes, ay marami silang binago na program. May mga bagong games at meron pang ibang kapusi stars na isasali dahil pansamantalang mawawala sina Buboy Villar, Kokoy De Santos at Glyza De Castro na magti-taping para sa bagong season ng Running Man Philippines. Tuloy-tuloy ang mga pagbabago sa tahanang pinakamasaya. Ayon naman sa pahayag ni Noel Ferrer ng Pep Troika. Sa ngayon, parang magiging malaking responsibilidad sa mga host at production na gawing madulas sa dila ang tila makalumang title na tahanang pinakamasaya. Nasa interpretation at execution na yan ng grupo, and we wish them all the best. Na ang ibig sabihin lang nito ay dapat iwasan ng mga tahanang pinakamasaya host na banggitin ang katagang Eat Bulaga. Samantala, plano ng Tape Incorporated na iapila ang desisyon sa korte. Narito naman ang buong usapan ng bitiranong showbiz columnist na si Christopher Min kasama si Narumel Chica at Wendell Alvarez sa kanilang programang Showbiz Now Na! Panalo po ang Tito Vic and Jay! Yay! Sa huling episode po ng SNN, ng Showbiz Now Na, noong December 30, 2023, pinanindigan po ng ating programa naming tatlo na may nakaambang pasabog ang Tito Vic and Joey sa pagpitada ng bagong taon, 2024. At heto na nga po, noong nakaraang Biyernes, alas 4 ng hapon, inilabas na po ng Marikina RTC ang desisyon. Panalo po ang Tito Vic and Joey! Talo po ang Tape Incorporated at ang GMA7. At dito po sa desisyon na ito ay nakasaad. Kanila po sila lamang ang may karapatang gumamit ng titulong Eat Bulaga. Pati po ang theme song ng kanilang programa ay wala na pong maaaring gumamit pang ibang programa. Hindi na rin po pupwedeng gumamit ng mga tapes ng Eat Bulaga noon. Replay. Ng video, replay ang kanilang kalabang programa. Congratulations! Ito po ang pasabog ng Tito Vic and Joey na ngayon ay maligayang maligaya na sa TV5. Heto po ang kanilang emosyon. Romel! Naku, marinig ko na sila ang kakantay ng buong buo. Eat Bulaga! Umpisan nga natin. Mula apari hanggang hulog, saan ka man ay halina kayo. Isang libon, isang tuwa, buong bansa, Eat Bulaga! At sa lahat po ng bansa, basta may natitira pang mga Pilipino, maraming salamat po sa inyong suporta at pagsama sa laban ng Tito Vic and Joey sa digmaang ito. Ayan, wala nang magsasalita nga ngayon na hindi pa tapos ang laban. Anong kwenta na naman kaya marinig natin sa kabila? Marami yan, sigurado yan, na hindi pa tapos ang laban. Pero nag-roll out na po ang Marikina RTC. Wala na pong mas tataas pa dito sa pinakawalan at inilabas na desisyon. Nauna na ang IPO Philippines at dinidirektahan ng Marikina RTC ang IPO Philippines na cancel ang lahat-lahat. Ito po, mga kachika, malinaw po, wherefore. Hanggang dito na lang. Talaga pong, sa Tito Vic and Joey po talaga ang titulong Eat Bulaga dahil tunay naman po, sa unang araw pa lamang, alam na natin na kanila talaga ang Eat Bulaga! Congratulations! Ayan. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po!